Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, Carlene Abigail. And for today's vlog, ito na ang aming day 2 sa Taiwan. And of course, tayo ay magtutour all around Taipei. So, pupunta kami sa Elephant Mountain ngayong umaga. And then sa hapon, doon naman tayo sa Taipei 101. And yung malalapit lang din doon, yung itutour namin. Yung aming gagawin pala ay DIY. So, kami lang talaga yung nag-ayos ng itinerary namin. Kaya for those people na nag-iisip na kung ano yung mga pwedeng puntahan or yung itinerary na pwede ninyong gawin dito sa Taiwan once na nag-visit kayo dito, sana makatulong tong video na to sa inyo. So, if you find this video interesting, just keep on watching. Dahil yung tour natin ngayon ay gagamit tayo palagi ng metro. Kaya, nag-book tayo sa club ng one day na metro bus. Thank you! Nakuha na namin yung one day pass na only metro namin. So ngayon, pupunta kami sa Elephant Mountain and tayo ay sa red light na metro. And actually guys, sobrang ibang klase yung weather ngayong araw. Kahapon mainit-init pa eh. Kaya nang walang ganito, pero ngayon, sobrang lamig. Bumalik pa kami ng hotel para magsuot ang isang layer. Doble-doble layer natin ngayon. Pero sa mga weather app, nakalagay 18 degrees Celsius lang, pero iba yung hangin kasi dito. Diba? Lamig. So, dito tayo sa Red 9, papunta dun sa Elephant Mountain. So yun, dito tayo sa Shangshan. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko. Shangshan Station. Doon tayo bababa para makarating tayo doon sa Elephant Mountain. So nandito na tayo guys sa Shangshan Park. Ang ganda dito. Sobrang ganda. And malamig nga talaga siya. Look at the view naman, yung park. Ang ganda niya. Alam mo, feeling ko nasa Korea. Ngayon, pupunta tayo sa Elephant Mountain. And ito yung ating dadaanan. Look at the view, guys. Ganda. Okay, so mag-trek tayo. Tingnan natin kung kaya natin ang pag-tracking dito. So, let's go! Ito yung way. Sundan lang natin sila. Jogging kaya. Jogging. Workout! Workout! Diretso lang kayo mula dun sa park. And then, merong daan dito papunta doon sa papanek doon sa Elephant Mountain. Later on, papakita ko siya sa inyo. Guys, may nakita ko yung cherry blossom. Sakura. First time ko makakita nun. Parang sa Japan lang lagi siya nakikita. Pero meron din pala siya dito sa Taiwan. Papakita ko sa inyo. Wait, na-excite tuloy ako kasi nakita ko yung sakura. Pero konti lang yung kanyang flowers. Pero nakakatuwa kasi pink na pink siya. Ang aking cousin. Halina! Ay, dito ko siya mas! Ayan, dito na tayo sa Japan! Kaso, medyo konti lang yung kanyang flowers. Lugas-lugas na. Pero ang saya ko lang kasi first time ko makakita nito. Ganda! Very friendly sila dito. Pinahiram pa yung kapatid ko ng bola ng basketball. Para ma-experience niya na mag-basketball dito sa Taiwan. So, ayan siya. Ano ba yan? Pinapahiya mo. Ayan. So, isa pang try. Wow. Happy yarn. Gusto naman yung pagbabasketball mo dito sa Taiwan? Kung malamig kasi. Kung hindi malamig yun, nashoot yun lahat. Eh, kaso malamig dito sa Taiwan. Mabilis mahingal. Yung daylan, kapal lang damit ko. Pero magaling talaga ako, guys. Wala to. Wala pa tayo sa mismong trail.
Pero hingal na kami. Parang, di ba wala pa kaming 2 minutes, galing lang kami doon, no? Pataas, paakyat oh. Kasi siya. Eh, 30 minutes pa kami aakyat. Kaya pa ba? Hindi na ata. So, ready nyo na ang inyong mga paa at tubig kapag aakyat kayo dito sa Elephant Mountain. Kasi, nakakapagod. Dito na tayo, guys, sa mismong daanan, panik doon sa Elephant Mountain. Tingnan natin kung kaya natin yung trail na to. Nakakahingal siya. Ayan pa lang yung naaakyat ko, pero ang puso ko, tug. So, dahan-dahan lang. Kasi medyo dikit-dikit yung stairs niya. Grabe, nakakahingal siya. So, I suggest magdala kayo ng maraming water. And i-ready nyo ang inyong mga binte. Kasi sigurado sasakit after ng pagpanik nyo. Grabe, yung hingal ko. Bakit kasi tayo nandito? Nanahimik tayo sa bahay, di ba? Pwede sana kaigana lang tayo, tsaka nag-Netflix. Pero ito, papanigin natin lahat yan. Interviewin natin yung mga kasama ko. Kamusta naman yung experience mo sa... Parang wala pa itong 100 steps. Wala pa, pero sobrang sakit na ng paa ko. Hindi naman super, pero masakit na. Tapos hinihingal na ako. Yung puso mo, tugtugtugtug. Buti na lang may tubig ako. Continue na tayo, guys, sa pagpanik. Para... makita natin kung ano ba yung view sa taas. Yung Yangcheong lookout. Tingnan nyo naman, guys. Yung mga pumapanik dito, yung mga lokal na may edad na, mga senior citizens. So tayo, parang daig nila tayo. Bakit hindi natin kaya? Parang kailangan ko na rin ng tungkod. Pero, naaliw naman kayo, ma-enjoy nyo yung view habang pumapanik kayo. Wala pa tayo sa kalahati, Nats. Parang wala pa. Diyos ko, nagbawas na kami ng kasuotan. Bigat kasi ng mga jacket. Malamig, pero may initan ka dahil mahirap nga mag-hike. Sobrang tarik nung hagdan. Ito may handrail naman, so okay na din. Yun na lang isipin nyo, guys, nagpapaka-healthy tayo. Tsaka minsan lang naman ito natin gagawin. Babalik na naman tayo. Sama, hihiga-higa na naman. Hihiga-higa. Update namin kayo pag nakapanik na kayo sa taas. Kung mapanik namin. Bumak-out na din. Testing time again. Guys. Tubig. Water break. Finally, guys. Natalo na rin natin yung Taipei 101. Ayan siya. Kita niyo yun. Kaso may fog. Hindi rin natin masyadong makita. So, try natin akitin pa ng konti. Baka doon magpakita na yung Taipei 101. Pero hindi kasi nabibigyan ng justice ng camera ko. Pero ang ganda niya. Pakita ko sa inyo. Ayan yung observation deck nila. Akyat tayo. And then, papakita ko sa inyo yung view. Ayan, guys. So as you can see, ayan yung Taipei 101. Kasi hindi mo siya makita ng buo. Kasi... panay fog. Mas maganda yung kulay niya sa personal. Okay, continue na tayo. Papanik sa taas para mas makita na natin yung pinakatuktok nitong Elephant Mountain. So, konting tiis na lang. Siguro may kalahati naman na tayo. Kaya, let's go, guys. Andito na tayo, guys, sa pinaka-peak. Shangshan Peak, 184 meters. Dito na tayo sa pinaka-last. Ito yung pinakahalas niya pala, guys, na observation deck. Tapos nandito na yung mga upuan na pwede kayong magpahinga. Yun na sila. Magpapahinga na sila. And ito na yung pinaka-view ng Taipei 101. Kaso, wala. Foggy talaga. Wala tayong magagawa. Ano? Yan ang ama. Walang ambag. Dito na tayo sa dulo and bababa na tayo. So ayan, guys. Hinahanap ko si Dao Ming Se. Kanina pa ako dito. Hindi ako sinundo sa airport. Kanina ko pa siya hinahanap. Dao Ming Se! Sanjay! Binili ako, guys, na itong milk tea nila. Na-curious ako. Tsaka mura lang din kasi dun sa kanilang Family Mart. 10 Taiwanese dollars lang siya. Tikman natin. Masarap ba? Pag masarap, mag-uwi tayo sa Pilipinas. Matabang! Hindi talaga sila matamis magtimpla. Diba? Pero okay na, ma'am. Pero hindi ko sure kung mag-uwi ako.
Nandito na tayo guys sa Taipei 101. Ito yung view pagkalabas ninyo sa pinaka train station. Ayan na guys, yung mismong Taipei 101. Panik na tayo para mas makita natin siya ng buo. Ang init! Ang init! Grabe! Nasuot ko na yung aking cup. Pero, ayan na! Taipei 101! Ganda guys. Magpipicture na muna kami para meron tayong souvenir dito sa Taipei 101. Guys, papasok tayo dito sa loob. May ituturo kaming hack sa inyo kapag hindi nyo kayang magbayad para doon sa observatory nila kasi medyo pricey din siya. Ituturo ko sa inyo kung paano makapanik doon sa observatory deck ng libre. Papasok ba talaga tayo sa Apple Store? Bakit tayo na sa Apple Store? Pero ito yung Apple Store nila, laki. Bigyan mo ko na 10. Tinuturuan nila dito yung mga hindi marunong mag-cellphone. Oh! Turo daw nila doon sa mga hindi marunong mag-cellphone kung paano ba gamitin yung mga iPhone. Okay pala dito, no? iPhone 15 series nila. Pero walang price. Hindi ko alam kung magkano. Wala siyang price. Ma, may seminar ka ba? Makikiseminar ka dito. Chika lang tayo dito sa Apple Store. Kasi first time ko pumasok talaga sa Apple Store. Kasi diba parang wala tayo dong Apple Store talagang official. Mang meron lang tayo yung mga Parmac, Beyond the Box. At least natry natin pumasok sa totoong Apple Store. Okay guys, so nagkamali kami ng pasok. Yung pinasukan namin kanina, yung mall yata yun. Pero ito talaga yung pinaka main entrance ng Taipei 101 para makapunta tayo doon sa sinasabi kong sa inyong hack na makapanit doon sa observatory deck ng libre. Pagpasok nyo sa pinaka main entrance, may makikita kayong reception. Farthest left. Yung reception. Tapos sabihin nyo lang, pupunta kayo sa Simple Kappa. Yun. Simple Kappa. Para bibigyan Kappa kayo ng pass para sa elevator. And then ayun, makakapanik na kayo sa 80th floor ng libre. So, take out lang pwede. Kasi kung magda-dine-in kayo, magbabayad pa kayo ng 1,000 NTD yata yun. Para makapag-dine-in kayo doon. Pero kung take out, libre lang naman yung pagpanik doon. Basta, mag-take out kayo ng any drink nila. Hello. Take away. Okay. 150. So dito kayo papanik sa 80th floor, Simple Kappa. Pasok na tayo dito sa Simple Kappa and look at the view. Ganda. Kitang-kita niyo yung kabuuan ng Taiwan. Sobrang ganda. Imagine, no? Makikita ninyong view dito kapag bumasok kayo sa Simple Kappa. Explain natin ng in detail kung paano ba pumanik dito sa Simple Kappa. So ito, siya yung tanongin natin kasi siya talaga yung nakakausap ng receptionist. So, pagdating nyo, bababa kayo sa Taipei 101. Tapos, papasok kayo dun mismo sa Taipei 101. Tapos, sa farthest left, may reception dun. Sabihin nyo lang na pupunta kayo sa Simple Kappa. Tapos, tatanong yung kung take out ilang tao. Tapos, bibigyan kayo nito. Yan. Uh-huh. Parang iyan yung passage card nyo para diba sa elevator. Kapag dine-in kasi, mayroong minimum spend. Na 1,000. Yun yung may overlooking deck. Yung sa labas. Pero kapag ka-take out naman, 150. Yung kape nila, minimum 150. 150 per person. Dapat ang order niya. Yes. Tapos, magsasakay na tayo ng elevator. Pupunta, i-guide kayo ng guard sa hanggang 60th floor. Tapos pagdating ng 60th floor, lilipat kayo sa, papuntang 88. Tapos pag 88, paglabas nyo ng elevator, andito na. Maliit lang pala rin yung cafe na to. Hindi naman din siya ganun kalaki.
dito kayo order ng inyong coffees. Okay, so ito yung menu nila. Diyan na lang kayo pumili kung ano yung gusto nyong inumin na coffee. Kung iisipin nyo guys, nakatipid na talaga kayo. 150 NTD per head. May kape ka na. Tapos may ganito ka pang view, libre, na makita mo yung same lang din naman na makikita pag nagbayad ka ng observatory deck sa Klook. Almost 1,000 pesos yata each papanik doon. Pero ito, libre lang. May coffee ka pa. Okay, so kakalabas lang namin sa train station. Bago kami lumabas, nag-picture kami sa photo booth. 100 NTD siya. Ang cute. Hindi na nagkasya masyado sa frame kasi anim kami. Pupunta tayo sa Chiang Kai-shek Memorial Hall. Quick picture lang kasi may mga iba pang tourist spot kami na gustong puntahan. Kasi medyo na-late kami sa pag-alis dun sa Taipei 101. Kasi na-enjoy namin yung view. Sure muna tayo doon and then lipat tayo sa ibang tourist spot. Ang ganda guys, ang ganda. Sa picture lang namin to nakikita dati. Ito na siya sa personal. Look at the view guys. Picture muna tayo. Hey guys, sobrang saya ko talaga. Grabe, sa TikTok, YouTube lang namin to nakikita. Nandito na kami ngayon. Yay! Yay! Ikot tayo, ikot tayo. Yay! Yay! Chiang Kai-shek. Chiang Chong Laila. Next stop guys is Longshan Temple. So hanapin natin siya, kakalabas lang namin sa train station. Paglabas ninyo sa train station, right side liko kayo. Tapos diretso lang kayo dito sa parang hallway nila. Yun na. Sa kabilang side is Longshan Temple. Dire-diretsuhin nyo lang and then Longshan Temple na yun. Guys, OTW na kami sa National Palace. Baba kayo sa Shinin Station and then magbabas tayo. So, pinifigure out pa nila kung paano kami pupunta dun sa bus stop. So, tinry namin siya. Hindi ko alam yung tawag kasi naka-Chinese character. Okay naman. Mura lang siya. Nasa 70 to 20 NTD lang. Ang laman niya, parang pansit tapos merong kape. Okay naman yung lasa niya. And may iba't ibang sauce. So, matamis. Medyo matamis siya. So makikita niyo tong Watsons na to. Tapos yan na mismo yung kanilang bus stop. May mga info na dyan. Pero tayo, dito tayo pupunta sa NPM main building. Ito na yung sasakyan naming bus, R30. Tapos, ito yung aming iPass. Ito yung gagamitin nating pambayad dyan. Yan na guys, R30. Ito yung sasakyan nating bus. Pasok tayo. Tapos, saan? Ah, okay. May itatap nyo to. Doon mismo sa pagkapasok nyo. Ay, Mom! Mom! Kaya ang saya mag-commute dito. Ayan guys, 15 NTD yung pamasahe niya. So, mura lang. Ganda nung kanila. Very spacious. Hi guys, dito kami binaba. Ang dilim niya. Dilim, ang dilim ng paligid. Pero nakalagay na dito, National Palace Museum. Actually, sarado na talaga yung National Palace Museum. Pero nandito na lang din tayo, minsan lang tayo dito. Kaya punta na lang din natin siya kahit sarado siya. Sinearch ko sa Google, ang ganda niya sa gabi, may mga ilaw-ilaw siya. Hanap namin yung pinaka
harap niya para makapagpa-picture na tayo. And then, balik na. Balik tayo sa ating nantahan natin kanina. Tapos, anong market pupunta natin? Shilin Night Market. Shilin Night Market. Food trip na naman tayo. Okay, so hindi namin alam kung ito na ba yung National Palace Museum. Bakit walang ilaw? Pero meron para dito, parang meron pa dito. Na, wait. Hindi namin alam. Mukha siyang ano na. Pero feeling ko hindi yan. Okay, so nagtanong kami dun sa security guard. And kami lang nandito talaga sa National Palace Museum. Parang lahat ng turista tapos na talaga. Kami na lang ang pupunta. Saan nyo pa ba ako, guys? Ayan na siya! Ayun! Papapicture tayo kasi nakakatuwa yung mga ilaw-ilaw niya. And ang maganda, solo natin yung buong place. Kasi may bayad pa kung papasok kayo sa mismong museum. And ang price niya yata is around 500 pesos. Pero kung gusto niyo lang naman siya makita, ayan. I suggest gantong oras kayo pumunta para masolo niyo yung place. Okay. So okay naman naging picture namin. Marami nga lang talagang flashlight na kailangan kayo para makita nyo yung justice nung ganda nung view na to. Pero ang ganda nung palace. Now tayo ay pupunta na dun sa Shilin Market. Bus ulit tayo. And then metro. That's it. And then, yun na yun. Pagod na ako. See you.